natin guys. Che-check natin yung ating equipment. 14 tanners ng digger. Natin yung engine cover, check natin yung lipstick niya kung okay ba. So yan, okay siya guys. So check natin yung bell, it's tight. I'm good. Baka may pugad ng rabbit. Isa may nagpugad ng rabbit sa ganito eh. So para maiwasan natin yung sunog, make sure na walang ano sa exhaust niya. Combustible o madaling masunog na bagay. Saka natin. Isa sa mga importanteng chine-check din eh yung hydraulic level niya. So itong model na to, andito yung hydraulic gauge. So diyan yung makikita. So para okay siya, nasa right level siya. So guys, pag di kayo pamilyar sa isang ano, isang digger, makikita niyo kung saan minsan nasa loob siya ng cabin, pero model na to nasa labas. Madali siyang makita, pero hindi mo kapamilyar, malilito ka kung saan mag-check. So in this model, yan dyan siya sa gilid, sa labas. Pwede mo na siya makita. At always use the handrail when you go down. Check natin yung truck show kung okay ba. So it's very tight. Kanyang fuel, okay. Okay, tanners na digger. Oh, this door is locked, so hindi natin ma-check ang naan dyan. So, buksan din natin ito. Tingnan natin kung ano meron dito. Ayan nga guys, may nagpugad na. Tanggalin natin. So guys, yan yung nakuha nating bird's nest o pugad ng ibon o ng rabbit niya sa loob ng compartment na yan. So guys, ito ay pwedeng pagmulan na ng sunog pag di nyo naalis. Minsan guys, nagkagawa rin ng pugad ng ibon sa makina. Kahit isang araw mo lang siyang iwan, minsan makikita mo kinaumagahan may pugad na ng ibon or pugad na ng rabbit. So ito pwedeng pagmula ng sunog. Kaya sa mga katulad kong operator, be aware na may mga ganting pangyayari. Batteries, okay. Tingnan natin sa loob ng cabin. Do the checklist later. Check natin kung okay na lahat. Alright. So ito. Ano ba ng mga gauges?
So guys, sa ibang modelo, gaya nitong Hyundai, medyo high-tech na siya. So sa dashboard pa lang makikita na natin yung ano, yung kagandahan nito, dahil yung apat na sulok o yung mga blind spot mo ay may camera na. So kahit nasa loob ka lang cabin, makikita mo kung sinong mga nasa paligid sa'yo o ano yung malapit sa cabin mo na po pwedeng ma-hit mo or ma-damage ang equipment mo. Go down while nagwa-warming up. Check natin yung ibang components niya. So ito guys, madali lang magpalit ng bucket kasi may quick hitch siya. So tatanggalin lang natin yung stainless na yon. At itong dalawang hydraulic hose magkabila. So pag natanggal mo na yan, tanggalin mo rin yung pin ng ano na yon, yung stainless na yon. So makakapagpalit ka na kahit wala kang helper. So yan muna guys, ang update natin yan sa ating trabaho. Keep safe everyone. Cheers! So guys, the end of the day, kailangan natin i-record kung ilang oras yung natrabaho ng ating equipment at ilalagay din natin siya sa ating pre-start. So, ayan. Para lahat naka-record at bibigyan natin to sa ating supervisor o foreman after the end of the week. So guys, kung matapos na tayo sa ating work at kailangan nating ilagay sa isang plot at safe na lugar ang ating equipment para next time na pag-check natin ang lahat ng oil niya ay nasa right level.